Ngayon, pag-uusapan natin at i-interpret ang bagong regulations na inalabas ng mga online platforms kasunod ng pag-issue ng bagong Revenue Regulation 16-2023 na nailabas noong December 21, 2023 na maaaring mag-take effect simula ngayong taon. Disclaimer lamang po, the following interpretation is provided based on my knowledge and experience as an accountant. It is important to note that any official statements, policies, or interpretations issued by online platforms, regulatory bodies, or authoritative sources will take precedence over the information presented here. This interpretation is not intended as a substitute for professional advice, and users are encouraged to consult with qualified professionals or refer to official guidelines for authoritative information on accounting matters. Specifically, ang gagamitin nating reference ay ang Shopee. Base sa kanilang inilabas, ito ay Regulations on Creditable Withholding Tax and BIR Registration. So sa title pa lang ay dalawa na ang tinutukoy nito. Una, in compliance with the Amendment for Withholding Tax, nakasama na ang mga e-marketplace operators tulad ng Shopee, Lazada at TikTok sa mga mayroong obligasyong mag-withhold o magkaltas sa remittances ng mga sellers. Pangalawa ay ang BIR registration, na kung saan nakasaad dito na all local online sellers must be registered with the BIR in order to sell online and to avoid potential sale restrictions. Walang makakapagsabi ngayon kung ano ang tinutukoy na sales restrictions dito, kaya hindi rin natin alam kung ano ang consequences kapag hindi nag-update ng tamang business information, which includes COR na makukuha lamang sa pamamagitan ng pag-register sa BIR. So, sino nga ba ang subjected sa withholding tax? Those with annual gross remittances for the past year exceeded 500,000 and those exceeded 500,000 in a taxable year. While those entities with revenues equal to or below this threshold are exempt from withholding tax. Take note po, ang tinutukoy dito ay withholding tax, not income tax, and definitely not business tax. At ang tatlo pong yun ay magkakaiba na pag-aaralan din natin ngayon sa video na ito. Ano nga ba ang withholding tax? It is a deduction from the person who will receive the money, and the money deducted will be paid by the payer directly to the government as advance payment of the payee. Sabi nga nila, withholding tax is not a new law. Totoo po yun. In fact, it is an existing law already. Nagkataon lang na binigyan na rin ng obligasyong mangaltas ang mga online platforms sa mga online sellers. Example ng existing withholding tax ay ang 5% withholding tax on rent. Kung napag-usapan ng LDESI o nagre-renta, at lessor o nagpaparent ay 15,000 ang monthly rent, nasa batas na obligasyon ni lessee na mangaltas ng 5% sa presyong dapat ma-receive ni lessor. Ang 5% na kinaltas ay ire-remit ni lessee sa BIR. Kung si lessor ay registered at nagbabayad ng tamang tax, ay maaari niyang gamiting pangbawas ang kinaltas sa kanya sa dapat niyang bayarang tax. Halimbawa, ang tax na dapat bayaran ni lessor sa kanyang income ay 5,000. Pero dahil kinaltasan siya ni lessee, ay maaari niyang gamitin ang 750 na dinedact sa kanya upang 4,250 na lang ang kailangan niyang bayaran. So kung ipagtototal mo rin ang niremit ni lessee at lessor ay kamukha lang ng dapat babayaran na tax ni lessor. Kung hindi naman registered si lessor ay malalaman ni BIR na hindi nagde-declare ng sales si lessor sa pamamagitan ng pag-gross up ng rinemit ni lessee na 750 sa pag-divide by 5%. Kaya makukuha ang gross receipts na 15,000 na maaaring maging basihan ng penalty. Ganoon din ang konsepto ng bagong withholding tax na para sa online sellers. Ang pinagkaiba lang ay ang tax rate na gagamitin, which is 0.5% of gross remittances. Kaya naman ang withholding tax ay hindi final tax. Hindi ibig sabihin na kinaltasan ka ay wala ka ng babayarang tax. Kailangan mo pa rin kumpyutin ang iyong tax base sa sales mo
at kailangan mo ring i-file ang mga dapat i-file. Will Shopee issue BIR Form 2307 or Certificate of Creditable Withholding Tax at Source? Ano nga ba ito? Dahil kinaltasan ka ni Shopee ng withholding tax, ay bibigyan ka niya ng 2307 na patunay na ikaw ay kinaltasan niya. Dahil magagamit mo ito as proof para gamitin iyon sa pangbawas ng tax na dapat mong bayaran. At ikaw bilang seller ay kailangan mong itago ang mga ito para maklaim. Inilalagay ito sa Part 7 ng Income Tax Return as tax credits or payments na pwedeng pangbawas sa tax due. Ngunit kaakibat ng pag-claim ng 2307 ay additional compliance tulad ng paggawa ng SAUT or Summary Alpha List of Withholding Tax at Source. Also, ang BIR Form 2307 ang makakapagsabi kung saan ang tax siya pwedeng i-claim as deduction. Kung ang withholding tax ay nakalagay sa unang part, ay deductible ito sa income tax. Kung sa second part naman, ay deductible sa business tax. So, base kay Shopee, mag-i-issue siya every 20th day following the close of the taxable quarter. So, choice mo kung anong quarter mo ito gustong i-claim, but it is only claimable within the taxable year it was issued. Ano nga ba ang gross remittances? Kung makikita nyo sa ating seller account sa may income at upper right, andon ang income statements kung saan makikita natin ang breakdown ng ating payouts. Bukod pa dito ay makakapag-generate pa tayo ng Excel file para makuha ang whole month o mga total items sa isang araw. So ang sabi dito, gross remittance shall refer to the total amount received by an e-marketplace operator from a buyer or consumer. So ang total babayaran ng customer ay yung product price ng seller plus yung shipping fee. And of course, ang related shipping fee ay babayaran sa third-party logistics at ikakaltas din ang commission and transaction fee sa seller dahil sa paggamit ng platform. Hanggang sa makuha ang payout o gross remittance ng platform sa seller. Ito ang magiging basehan ng withholding tax. Ang example na to ay applicable sa mga non-VAT dahil hindi natin kinonsider ang VAT. While sa mga VAT naman ay dapat excluded ang value-added tax or VAT, kaya naman dapat mo muna itong tanggalin para makuha ang withholding tax. Who will be subjected to withholding tax? Ito po ay interpretation ko lamang base sa nasabing batas at magmumula pa rin ang official na paraan kung kailan sila magsisimulang mag-deduct for withholding tax. Case number 1. Kung ang gross remittances mo noong nakaraang taon ay more than 500,000 na, ay subjected ka na sa withholding tax sa susunod na taon. Sa case number 2 naman, kung hindi ka nag-exceed sa withholding threshold noong nakaraang taon, ay hindi ka magiging subjected sa withholding tax sa susunod na taon. Ngunit magsisimula kang maging subjected sa withholding tax kung dumating ang panahon na ma-exceed mo na ang 500,000 threshold cumulatively in a taxable year. Then you will be subjected starting the quarter after you exceeded the threshold. Based kay Shopee, how will withholding tax be deducted? We have two categories, for non-VAT and VAT. For non-VAT, sabihin na natin na ang product price natin ay 567, then nag-sponsor si seller ng discount at voucher na matcha-charge sa kanya, which I doubt mangyayari ito ngayon. Kaya ang babayaran ni buyer will be 492. Bago i-remit ni Shopee ito, syempre, i-deduct niya ang platform fees niya at this time, including the 0.5% withholding tax. So, ang marireceive natin ay deducted na ang withholding tax na ire-remit ni Shopee kay BIR. Only again if you are included sa threshold na 500,000. For VAT users naman, tulad ng diniscuss natin kanina about gross remittances, sinabi na doon na excluding value-added tax, kaya kailangan muna nating i-less ang VAT para makuha ang basis ng withholding tax, which is 2.12. Ang lines nating VAT kanina ay hindi deduction,
Niles lang natin kanina ang VAT para makuha ang basis ng withholding tax na i-deduct ni Shopee. Kaya ang marireceive pa rin natin payout ay with VAT. But then again, as VAT registered, the VAT included there will be our VAT payable na ibabayad kay BIR. May dalawang klaseng tax tayong binabayaran, ang income tax at business tax. Ang basis ng income tax ay lahat ng income na nare-receive natin mula sa different sources tulad ng income sa business, compensation income kung ikaw ay employed, at iba pang mga income. Samantalang ang business tax naman ay separadong tax rule na pinapataw sa mga may businesses. At dahil kabilang tayo doon bilang tayo ay sellers, tayo ay subjected din sa business tax. Kaya naman ang total tax na binabayaran natin ay ang income tax plus business tax. At kung nakasunod kayo kanina sa konsepto ng ating withholding tax, ay magagamit natin ito para sa pangbawas ng total taxes natin. Simulan natin sa income tax. From the word income o kita, dito marahil naguguluhan ng iba dahil napaghahalo nila ang business tax sa income tax. Ang business tax kasi ay nakabase sa gross sales, samantalang ang income tax ay nakabase pa rin sa net income kung saan pwede nating i-less ang lahat ng related expenses provided na may proof or supporting documents. So sa income tax, ang basis for tax ay ang net income. Pagkatapos ay meron tayong dalawang tax rate na pwedeng pagpilian, ang graduated tax table o ang 8% flat rate. At sa pamamagitan nun ay makukuha na natin ang income tax na dapat bayaran. Ang pagpili ng income tax rate ay makikita upon registration of business sa BIR Form 1901 version 2018 sa number 23. Kapag yes ang sagot mo ay 8% ang gagamitin mo, kapag no naman ay graduated tax table. Ito ay dapat pag-isipang mabuti dahil ang pagpili nila ay irrevocable for the whole taxable year. Ibig sabihin, from registration hanggang December ay hindi ka na pwedeng magpalit ng option. Makakapagpalit ka pa lang sa susunod na taon sa unang quarter ng BIR Form 1701Q. Bukod sa option sa tax rate ay mayroon din tayong option sa kung paano ang deductions natin sa ating mga expenses. Ang option dito ay pinipili sa BIR Form 1701Q at maaari nating piliin ang itemized deductions, 40% optional standard deduction or OSD at 250,000 fixed deduction na kaakibat ng pagpili natin sa 8% flat rate. Ang pagpili ng method of deduction ay ginagawa sa unang file natin ng 1701Q pagkatapos mag-register. At sa susunod na taon naman ay tuwing first quarter of the year. This option is also irrevocable for the whole taxable year. Kaya dapat ay maingat tayo sa pagpili ng options ng ating mga gagamitin kung saan mas mami-minimize ang ating tax due. I-discuss natin ang options sa income tax. Ang unang option ay kapag ang deduction mo ay itemized deduction at ang tax mo ay graduated tax table. Kapag sinabing itemized deduction, ibig sabihin lahat ng deductions or expenses na mayroong official receipts na nagpapatunay na ginastos mo yon o puhunan mo yon ay nakalista item by item. Dito kasi, kailangan mong patunayan na yon talaga ang mga ginastos mo related sa iyong business, kaya magka-come up ka sa taxable income na magiging basihan ng tax. At sa option na ito, ang tax rate ay based sa income tax table. Required ka rin na i-keep ang mga official receipts dahil ito nga ang mga proofs sa pag-claim mo ng mga nilista mong deductions. Claimable ang mga official receipts dito whether galing sa non-VAT o VAT supplier. Kaya kung ikaw ay nakakakuha ng maraming official receipts, ay recommended itong option na ito. Lastly, required to attach financial statements. Dahil nga item by item ang basihan nito, kaya kailangan din na kumpleto ang mga books of accounts para mag-come up ng financial statements.
kadalasan ay pinapagawa ang financial statements sa mga accountants. Kapag ito ang napili mong option, ay kailangan mo ring mag-file at magbayad ng business tax. Next option ay ang graduated income tax rate pa rin, pero ang gamit na deduction ay 40% OSB. Ang computation nito ay 40% of gross sales. Ibig sabihin, lumilitaw na ang taxable income ay 60% of gross sales at ito ang magiging basis ng tax. Not required to keep official receipts. Bakit? Dahil nagbigay ng option ang government na whether marami kang resibo o wala kang resibo, para iwas hassle sa pag-compute item by item ay binibigyan kanya ng option para sa fixed percent of deduction. Ang disadvantage lamang nito ay hindi niya nako-compute talaga ang totoong net income at magre-resulta siya ng net income kahit tayo ay net loss. Recommended naman ito sa mga wala talagang mahanap na resibo o walang masyadong expenses tulad ng mga service businesses. Not required to attach financial statements. Dahil nga mayroon tayong fixed 40% deduction sa tax basis natin, ay hindi magtutugma ang totoong net income natin, kaya hindi na nire-require ang mag-provide ng financial statements at year-end. Kapag pinili mo ito, ay subject ka ring mag-file at magbayad ng business tax. Last option ay ang 8% income tax rate. Dito ay mayroong fixed rate, 250,000 deduction, na pwede mong i-deduct sa iyong gross sales. Ang amount na sosobra sa 250,000 ay ang magiging subjected sa 8% tax. Dito pumapasok ang sinasabi nilang exempted ka sa tax o wala kang babayarang tax, dahil kung below 250,000 ang gross sales mo, ay magiging negative ang difference nito. Pero hindi ibig sabihin na zero ang tax mo ay hindi ka na magpa-file. Itong option na ito ay para lamang sa mga non-VAT at hindi pwedeng i-claim ng mga VAT registered. Dahil kung iisipin mo at kung i-apply mo ito sa VAT na mayroong more than 3 million sales, ay malaki ang magiging tax nila dahil magiging subjected na ang mga sales sa 8% pagkatapos ng first 250,000. Dito ay not required ding mag-keep ng official receipts katulad ng 40% OSD dahil nga meron na itong fixed deductions. Ngunit syempre, kailangan nyo pa rin i-keep ang inyong mga receipts para in the future ay meron pa rin kayong mga supporting details sa iyong mga purchases. Not required din ito sa pag-attach ng financial statements. Isa sa advantage nito compare sa dalawa ay hindi mo na kailangan mag-file at magbayad ng business tax. This option is in lieu of the graduated income tax rates and percentage tax. Next ay ang business tax. Dito papasok ang isang tax na ang basehan ay gross sales imbis na net income. Dalawa ang option mo dito, non-VAT or VAT. Pero kung ang gross sales mo ay more than 3 million, ay wala kang option kundi ang mag-VAT dahil mandatory ka na ito ang i-register mo dahil na-exceed mo ang threshold na 3 million. Kailangan mo na rin pag-isipang mabuti kung saan kategory ka magpo-fall dahil ito ang basehan ng mga ipapaprint mong resibo dahil magkaiba ang format ng resibo ng non-VAT sa VAT. Kapag ikaw ay nagpalit, ay mauubliga kang palitan muli lahat ng mga resibo mo. Kung ramdam mo naman na ang annual gross sales mo ay malayong mag-exceed sa 3 million, ay mabuting non-VAT muna ang i-register mo. Dahil in terms of compliances, mas matrabaho ang additional compliances ng VAT kaysa kay non-VAT. Kung ramdam mo naman ay soon mag-exceed ka na ng annual na 3 million, ay maaari kang mag-voluntary option na VAT, ngunit ang option na ito ay irrevocable for 3 years. Ibig sabihin, kung naisipan mong ibalik sa non-VAT ang registration dahil hindi ka naman nag-exceed ng 3 million, ay hindi mo na pwedeng palitan sa loob ng 3 taon. Kaya mas maiging pag-isipang mabuti kung saang kategory ba na babagay ang nature of business mo. Ang basis ng tax ng non-VAT ay gross sales multiply by 3%. At yun na ang babayaran mo sa business tax. Hindi mo i-consider dito ang mga expenses at deductions.
Kaya kahit na 1,000 lang ang gross sales mo at ang option mo ay graduated income tax table, ay may tax ka pa rin dapat bayaran na 30 pesos sa business tax. While sa income tax naman ay zero dahil below 250,000. Ang computation naman ng VAT ay output VAT, which is yung VAT ng mga sales mo, less input VAT, yung VAT ng mga purchases mo. Take note, ang official receipts dito ay dapat mula sa mga VAT-registered suppliers din para maklaim mo ang input VAT. Kung makikita mo sa resibo ng mga non-VAT ay may nakalagay na this document is not valid for claiming input taxes, kaya wala kang mapagle-less sa VAT na babayaran mo. Kung na-encounter mo na bilang online seller ang mga nagtatanong kung VAT-registered ay ito ang dahilan. Ibig sabihin, ang buyer ay isang VAT-registered, kaya naghahanap siya ng VAT supplier din para mabawas ang kanyang VAT na babayaran. Ganito ang pag-compute ng VAT. Mula sa selling price mo o doon sa increased price ay dapat kabilang na ang VAT. Kaya nga, recommended na dahil sa implementation ng bagong regulations ay mag-increase ka ng plus 12% sa price mo kung wala kang mapagkukuha ng VAT suppliers. Pero kung mayroon ka namang pagkukuhanan ng VAT suppliers, ay pwede pa rin maging competitive ang presyo mo at pwede mong ibaba sa plus 12% ang increase dahil makakabawas naman sa output VAT ang mga purchases mo na may VAT din. Pag nakuha mo na ang VAT mo sa sales mo, ay pwede mo nang ipag-minus sa VAT na nakuha mo sa purchases mo. Ang difference ng dalawa ay ang VAT na dapat mong bayaran sa BIR. Bukod din sa mga forms na nasa COR ay may mga additional compliances ang VAT nga, tulad ng SLSP at audited financial statements signed by an independent auditor or accountant every year end kung more than 3 million ang sales mo. So kung isasummarize natin ang taxes, for sellers with gross sales below 3 million or registered sa non-VAT ay may tatlong option. Option 1, graduated income tax ang rate and itemized deduction ang gagamitin. Kapag ito ang pinili mo ay kailangan mong mag-file ng income tax and business tax. Take note, the filing itself is the compliance. Kaya nga kahit wala kang tax na babayaran, ay kailangan mo itong i-file. While payment, of course, in this option, magbabayad ka lang if may tax ka sa income tax o business tax. And then as we've said, withholding tax will help you reduce your tax kasi nga pinag-remit ka na ni Shopee in advance payment sa BIR. Option 2, graduated income tax and 40% OSD. Sa option na ito ay ipa-file mo rin ang income tax and business tax. While option 3, 8% optional tax, this option was created for easier tax compliance dahil ang computation niyang 8% tax on gross sales in excess of 250,000 ay ayun na ang magiging final tax mo. Kaya no need to file business tax. So every quarter, isang form lang ang pina-file mo, which is yung 1701Q. Sabi ko nga, dito rin magpo-fall yung sinasabi nilang exempted ang mga sellers with gross sales below 250,000. Yes, exempted sila sa fact na wala silang tax, but once na-registered ka sa BIR, kahit zero pa ang lilitaw sa tax mo, ay kailangan mo pa rin mag-comply sa pag-file ng 1701Q. Question: kahit 1K lang po ang sales, kailangan pang mag-register? Yes. Exempted po ba sa tax? Yes and no, depende sa option na pipiliin mo. Kahit pa 100 pesos lang yan, kung nakagraduated income tax ka ay may tax kang 3 pesos. Exempted po ba sa filing? No. Take note, if the taxpayer availing is a mixed income earner, example, yung may business ka and at the same time ay employed ka, then business tax will automatically be subjected to 8% without the 250,000 deduction. Dahil yung 250,000 exemption sa tax ng mixed income earner ay magagamit na sa compensation income niya. Let's proceed to an example.
For sellers with annual gross sales below 250,000, and sa case na ito, ang example natin ay 100 gross sales. For option 1, graduated income tax and itemized deduction, so if mayroon tayong official receipts na pwedeng hingan, this is more recommended dahil magiging basis talaga ang totoong income mo. Unlike sa 40% OSD, fixed 40% deduction without considering your receipts, magka-come up ka sa taxable income na automatic 60%. Ang advantage nga lang ng 40% OSD ay hindi mo na nga kailangan mag-record ng mga purchases mo one by one. So sa case na to, zero ang income tax dahil magpo-fall siya sa bracket na below 250,000. Both option 1 and option 2 requires business tax, kaya kahit 100,000 yan, dahil gross sales ang basis ng percentage tax, ay magkakaroon ka ng tax na 3,000. For filing of compliances, we have two forms. Kahit zero ang tax mo sa income tax, ay kailangan mo pa rin i-file ang 1701Q and definitely pati ang 2551Q. So for payment, no income tax and 3% percentage tax. Withholding tax is not applicable in this scenario dahil below 500,000 ito. So ang total tax mo ay 3,000. The last option, which is option 3, the most recommended in this scenario dahil below 250,000 ang gross sales at 250,000 ang fixed deduction, ay magka-come up tayo ng negative amount, kaya ito ay walang tax. You also don't need to file business tax of 2551Q. So all in all, you have zero tax due at ang kailangan mo lang gawin ay mag-file ng 1701Q per quarter. Next scenario is for sellers with annual gross sales below 500,000 but above 250,000. Dahil alam na natin ang sa option 1 and 2, magkakaiba lang sa option 3 dahil nag-exceed na tayo sa fixed 250,000 deduction. Kaya ang excess na 100,000 ang magiging subjected sa 8%. The 250,000 deduction is for the whole year. So probably sa mga scenario na ganito, ang first quarter hanggang second quarter or even hanggang third quarter, the income tax may be zero tax due. And still, 8% option shows lesser tax in this scenario. Next scenario is for sellers with annual gross sales below 3 million but above 500,000. Since below 3 million gross sales pa rin ang scenario na ito, ay may option pa rin ng seller para piliin ang non-VAT. But in this case, magiging subjected na si seller sa 0.5% withholding tax. At ang withholding tax again ay mga kinalta sa iyo ng platform in advance payment sa taxes mo. Kaya naman dito sa computation ay maaaring ipang-deduct ang withholding tax sa dapat na tax nating bayaran. Ibig sabihin, ang kinalta sa'yo ay magagamit mo pa, and that's withholding tax. Hindi ibig sabihin na dineduct ka na, ay hindi ka na, o wala ka ng tax na babayaran pa. Aside dito, mapapansin nyo na habang lumalaki ang gross sales ay nagiging disadvantage ito sa 40% OSD and 8% flat rate dahil nga ang basis nila ay fixed amount. Pero syempre ang case na ito ay estimate lamang lalo na sa itemized deduction dahil depende pa rin kung maraming resibo ang makikip nyo para maklaim as valid deduction sa income tax. So next scenario ay for sellers with annual gross sales below 3 million but above 500,000. Kaya ito ay subjected na rin sa withholding tax. And option pa dito ay pwede pang non-VAT. Katulad nung sa previous case, kung makakakolekt kayo ng maraming resibo sa inyong suppliers, ay mas magandang option ng itemized deduction dahil pwede mo pang ipababa lalo ang iyong income tax. While sa part ng business tax ay wala ka na talagang pwedeng i-deduct dahil ang basis nito ay gross sales. Next, mag-proceed tayo sa gross sales above 3 million. Dahil threshold ang 3 million para maging mandatory kang VAT registered, no choice tayo dito kung hindi piliin ang VAT. At dito ay wala kang option sa 8% dahil kung 250,000 lang din naman ang deduction mo,
ay for sure mas malaki ang taxes nun. Kung ano ang konsepto ni income tax sa non-VAT ay ganoon din ang konsepto kay VAT. At hindi rin naman natin mairerekomenda ang 40% OSD sa mga may nakukuhang official receipts dahil automatic 60% of gross sales ang taxable income kahit ikaw pa ay totoong net loss naman. So sa itemized deduction naman ay dapat suportado ito ng mga official receipts. Sa income tax, hindi naman kailangan na VAT registered receipts para ma-considered na deduction. Ang mga purchases mo na galing sa non-VAT ay dito mo maaring magamit as deduction in full amount sa income tax dahil mga expenses pa rin iyon na related sa business. Hindi mo lamang magagamit ang mga non-VAT receipts sa pagbawas sa output VAT na dapat bayaran dahil strictly VAT registered receipts ang claimable sa business tax. Sa mga resibo na mayroong statement na this document is not valid for claiming input taxes, ay hindi pwedeng gamitin sa pag-claim ng input VAT. Kaya pwede nyo itong maging gabay sa pag-sort ng inyong mga receipts. Secondary receipts such as acknowledgement receipts, delivery receipts, charge invoices, collection receipts, these receipts are also not valid for claim of input taxes. So for VAT registered, ay importanteng alamin ang registration ng inyong mga suppliers at ugalihing mag-request ng receipts upang maiwasan ang malaking VAT. Ang compliances ng VAT ay 1701Q na quarterly din at 2550 naman, pero maaari kayong mag-option na monthly ang inyong filing o 2550M kung gusto nyong hindi mabigla sa VAT payments every quarter. May additional compliance din ang VAT tulad ng SLSP. And for payment, again, you can use the deducted withholding taxes from your remittances to reduce your tax due. Para po sa mga gustong matutong mag-file ng sariling taxes at walang budget sa pagkuha ng accountants, ay magkakaroon po tayo ng webinars and trainings on how to file your taxes specifically related to online selling platforms based kung saang kategory ka, kaya mabuting suriin kung saang kategory ka upang makapag-focus doon. Para naman sa mga walang oras sa pag-file ng kanilang mga compliances, ay nag-o-offer din po kami ng budget-friendly special fee para sa mga non-VAT sa ating mga co-sellers. Meron din po tayong one-on-one session na pwede niyong i-avail para sa private consultations. Lahat po ng ito ay pwede niyong i-inquire sa ating Facebook page. And pipili din po tayo ng apat na isasama natin sa ating webinars for free. I-comment nyo lang kung anong kategory kayo at kung bakit kayo ang deserving sa ating free webinars. That is all for today. This is your girl accountant. Peace!